Patatas Origins TV. Hello, hello mga kapatatas. Welcome to another Curse Coliseum run from Binal. Ano? So tignan natin at simulang-simula. Ang nagbago sa kanyang aksi ay yung kanyang top aksi, ano? Yung frontliner niya. So makikita nyo iba, vegan diet ang kanyang kuan at yung buntot niya ay yung, I believe yan yung tinatawag nilang Hatsune, ano? I could be wrong, but I think that's what it is. So ang ginagawa niyang Hatsune na yan is pag tinamaan ka or pag tinira mo siya, hindi ka makakatira ng mga kuan, ano? Yung mga pampalipad, okay? Or yung projectile, ano? So tignan natin. By the way, itong laban na ito medyo mahaba-haba, no? So kung kayo ay nagsisimula pa lang dito, sabi nga nung may isa tayong commenter doon sa isang laban ni Binal last time, pwedeng magkape, ang haba daw nung laban, ano? So this is another one of that. So but that's because may kuan, ano, tawag dito, meron siyang heel, ano? And then yung kalaban niya dito is makunat, right? So makunat, kaya matagal itong labanan na ito, okay? And then the other thing is meron kasing poofling, no? Merong tae itong hinayupak na reptile na ito. Kaya every time na ayan, babato siya ng tae, so lilipat na naman yung target niya, no? So mukhang maraming beses nagpalit-palit si Binal doon ng kanyang cards to make sure na tama yung ibabato niya, no? But of course, dahil itong kanyang ibon puro kuan, oh my goodness, yun na dead ball na yung ibon, no? But I was going to say, dahil yung ibon ay puro puro projectile, ano? So medyo mas madali maggumawa ng choice yung reptile doon, ano? But either way, wala din namang ibang masyadong choice. So anyway, ito na yung laban na sinasabi kong matagal, ano? Kasi pareho silang may heal pati, no? Yung kanyang kalaban, meron din siyang drain bite. So yan, drain bite. So yung ang difference sa kanilang heel, ano, yung kay Binal kasi, yung vegan diet na yan, I believe mag-heal lang yan kapag ka-plant ang kalaban mo, no? Okay, there you go. So kapag ka-plant. Pero dahil meron siya nung dalawang anemone, right? So meron pa rin siyang heel na 100. So okay. So mukhang nandito na ang kuan, ang blood moon, ano? At yan na. Mauuwi itong laban na ito sa Blood Moon, malamang sa hindi, ano, kasi wala silang mga killer attacks. Well, actually yung reptile meron siya nung buntot niya, no, pero hindi kasi kwan, hindi rin kasi magiging effective laban kay Binal, ano. Okay, so eto na. At finally, eto na ang final Blood Moon. There you go, umabot ng 170. Alright, napakatindi. Okay, ito ang ating next match dito. At ang ibon niya naman ang nagbago, no? So makikita mo yung horn ng ibon niya. At saka, let's see, ano pa bang nagbago sa kanya dito? Kasi meron siya nung dati ng pang-suicide yun. At egg bomb yung kanyang horn nung una. And then yung kanyang bibig ay shooting song, which is shooting song pa rin naman, no? Shooting song pa rin yung kanyang beak. Or let me see. Oh, you know what? Hindi ko makita kung ano yung ikalawang bagay na nagbago. So if you guys know, no? Let me know in the comments below, no? For some reason hindi, wow, nice 156. Hindi ko ma-determine kung ano yung nagbago sa kanya. Okay, so pakialam, merong suicidal bird din pala yung kalaban niya rito, and dead ball na. Tumunga nga na lang, ano. Alright, nice win. So kung gaano kahaba yung first match, ganoon naman ka-exe yung second match, ano, napakabilis nung panalo na yon. Okay, let's see kung ano nang meron dito. Hayan, so obviously nagbago ang kanyang beak at saka yung kanyang buntot. And then let's see, ano, hindi ko talaga maisip kung ano yung ikalawang nung second round kung ano yung nagbago, no? Kasi usually dalawang body part ng aksi ang nagbabago, no?
Alright. So, wow, maaga niyang dinispatcha yung front line ng kalaban niya, no? And then, dito naman yung itong beast na ito. Excuse me. So, itong beast na ito, medyo walang panama. Kasi, isda at ibon ang hawak ni Vina, no? And saktong-sakto, nagtira siya ng isa. And there you go. Naglaho ng ganun-ganun lang yung kanyang beast. And then, of course, dito yan, mukhang kukuha lang ng energy for one big push after this round, ano? Kasi mamamatay na itong plant, ayun, I mean isda pala ni Binal, ano? So yan, pak okay, dalawa pa, isa pa yun. And then of course yan na ang mga, oh, wala na pala ang kanyang suicidal feather, ano? Pero yun, patay ang isda ng Dioras doon. Okay, so next up naman, tingnan natin dito. Okay, so yung balloon pop, no, yung midline niya naman nagbago yung likod, balloon pop, and then yung kanyang buntot ay naging kuan. Is that yan ba yung risky, no, not risky feather. Yan yung feather na pag tinira mo, magkakaroon ng decrease attack yung next na tira mo, no? So malakas-lakas yan, pero yun lang ang problema. Yung sunod na ititira mo, hindi magiging malakas masyado. Pero ang kagandahan niya, kasi pinartner ni Binal sa balloon pop, so pwede niyang i-combo yung dalawang yan, ano? So pag pinantira niya yung malakas na feather na yan, pwede niyang gamitin yung balloon pop, kasi yung balloon pop is zero cost card. Okay, so ganyan, eksakto. Oh, so tama, risky feather nga siya, no? So yun, so kung nakita nyo, di ba, nawala ng kwan, okay lang kahit bumaba yung effectivity nung attack nung balloon pop, kasi mahina rin naman yun in the first place. But at the very least, oh my goodness, wasak ang isda niya doon. So tingnan natin, well, hindi naman eksaktong Terminator ang kalaban niya dito. Wow, very nice, 205, napakatindi ng atake na yun, no? So here we go. But mahirapan pa rin itong kalaban na ito kasi meron siyang Peacemaker. But I guess in a way, meron siyang pang nullify sa Peacemaker, ano? Dahil meron siya ng mga zero cost card, yung mga pwedeng patapon lang. Okay, so dito naman, let's see, kaya ba itong patayin? Wow, nag-critical na naman. Natalo si Binal doon, ano, muntik-muntika na, sayang. So yun yung isang talo niya dito, no? So sabi niya nga, etong Curse Colosseum run na ito, sayang yung isa na talo, no? Hindi niya na perfect, pero isa lang daw ang talo. So yun yung kanyang talo dito sa Curse Colosseum run na ito. Okay, so let's see kung ano na nangyari. So nagbago naman ngayon. Nawalan na ng anemone yung kanyang top line, ano? Or yung top axis niya. So kung makikita nyo, naging yung pang discard, yung third glance, at saka yung likod niya naman naging Ronin, ano? Ronin, tawag nila niya, Ronin. Okay, so tingnan natin paano niya ipapanalo ito. Ayan, yung leak. By the way, I wonder bakit nila tinawag na Hatsune yung leak na yan, ano? Siguro maybe yun yung Japanese name nung kwan, yung item na yun. Yun kaya yun, I would think, ano? So yan, okay, wow, ang baho. Hinampas niya ng mabaho bundot yung kanyang kalaban, ano? Kaya ngayon, walang kwan, walang projectile. Nice, ang ganda, critical na naman. By the way, ano, yung kanyang yung isda niya, I mean isda, yung kanyang backline na nasa likuran, may branch charge pala yung kanyang hawak, ano, which is very nice kasi for the most part mauuna lagi yung ibon, ano. But I guess dahil nagbago yung ibang mga parts niya, especially yung kanyang buntot naging bug card, bumagal ng matindi, kaya ngayon mas mabilis na yung isda kaysa dun sa ibon. But in uy, nice na angry lam ng Dioras, tapos ang kalaban niya doon. So in the proper scheme of things, ano, normally yung ibon yan ang pinakamabilis, right? Mas mabilis yan kaya kumpara sa isda, no? So the thing is, dahil merong mga bug cards na lumalabas, bumabagal sila, no? Take a look at this. Pati yung, so dito sa laban na to, pareho silang fish at bird, no? Malamang sa hindi itong kalaban niya is double Lamanemonator din siguro ito, no? Or maybe double Godanemonator at saka yung bird, no? But take a look at that, dahil may mga bug cards yung kuan ni Binal, yung kanyang frontline,
naging mabagal tuloy siya, no? At ganun din dito sa kalaban niya, dahil merong reptile card naman ito at saka yung kanyang horn at yung likod niya, no, yung buzzing wind. Yang kuan. At saka plant pala, no? So naging todo kupa dito, no, kung hindi lang dahil dun sa kanyang classification na isda. Oh, nice. Tanggal ang debuff, tanggal pati ang kanyang mukha doon. Okay, so ayan, yan ang nakakabuisit na balloon pop, ano. So every time na merong balloon pop na kalaban niya na nakakainis, eh, yung titira siya ng ganyan. Tapos yung dalawa yan, eh, I think. Oh, hindi, isa lang pala, isa lang. So yung isang card is hindi magmimintis, ano. So but that's very nice, and that's why nabuhay pa yung isda ni Vinal doon, dahil nagmintis yung isang tira ng kalaban niya, no. Thank goodness para sa balloon pop na yan. And then dito yan, dead ball na. Wow. So todo pati lahat ng card ginamit na ni Vinal doon para lang patayin, ano. So next up, tignan natin, this is our second to the last match na. At wow, may branch charge din yung isda ng kalaban niya, no. But mabagal yung kanyang branch charge. So naunahan siya at yun, na self rally. And then dito may nitro leap naman itong kalaban niya na ito, no. Now actually nakalimutan ko anong ability nitong nitro leap na ito, no. But let's see. Uy, nice. Hindi umabot yung kanyang carrot hammer, pero nakapag-gain pa rin siya ng energy. At dito yun, talagang nagmintis na naman, pero mukhang inexpect na nung kalaban niya, kaya dalawang kuan, dalawang card ang ginamit niya, no, para sigurado. Yun lang, dahil gumamit siya ng dalawang card, nasayang tuloy yung isang tira niya, no, yung isang energy at isang card niya doon. So that's very nice. Okay, next up, ito 2 versus 1 na, no, pero dehadong-dehado itong kalaban ni Vinal dito, kasi number 1 nauuna si Vinal. And then number 2, meron siyang balloon pop. And then number 3, meron siyang panghila, no. So kahit 50-50 lang yung panghil niya, meron at meron pa rin, ano. So yung kalaban niya ganun din, meron din panghil. Wow, napakalakas ng heal. Parang fresh lang ulit, bali wala yung tinira ni Vinal doon, ano. So mukhang mapipilitan si Vinal, pabayaan mamatay. Okay, tingnan natin, patay ba? Oh my goodness, 135, tanggal pati last stand, ano. But shoal star kasi yung hawak niya, kaya pati last stand hindi na umabot sa last stand. But dito, okay, so nag self rally. Uy, nagbago na naman pala ang kuha ni Vinal, ha. Itong kanyang ibon. So kanina iba yung horn, ano, branch charge. Ngayon na kuan na yung trump na ang kanyang horn. And then yung kanyang bibig nagbago rin, ano. So dead ball yung isda doon sa tira na yun. Very nice. Okay, next up naman, tignan natin. At nasa kuan na, no. Let's see, yung kalaban niya rito mukhang medyo problematic. Ito, uy, mukhang mabilis na solve yung problema. Nag-discard pa siya ng card doon, ano. So tignan natin, ayan, yung balloon pop na naman nandito. By the way, nagbago na naman pala yung horn nitong isda ni Vinal, ano. So kuan na ngayon. Yung lunch, ano nga, scaly lunch. Okay, so nice, ang ganda ng critical, pero hindi pa talaga namatay. Konting-konti na lang. Ayun, buti na lang merong follow-up na feather, ano, saktong-sakto. And dito, oh, unfortunately, nalagyan ng kuan ng pan-disable tong si Vinal, kaya hindi niya nagamit yung kanyang kuan doon. Yung kanyang horns, no? Or not yung horn, yung kanyang back pala, no, yung projectile yata ang na-disable kanina. Okay, so tignan natin. Meron, oh my goodness, meron palang blood taste ito, no. Buti na lang insect card yung hawak niya, at mahina yung insect card laban dito sa isda, no. At dito tignan natin, mukhang eto ng grand finale, yun na, reptile ng Dioras, panalo. What a win. So I hope nag-enjoy kayo dito sa video na ito. Maiksiman lang, pero marami kayo sanang na napulot at na-entertain. Please go ahead and hit that like button. And kung kayo ay bago, welcome to Patatas Origins TV. And hit that subscribe button. Make sure you check out our description below. And watch our playlist, ano? Marami tayong mga playlist dyan. With that said, I will see you in the next battle.